So I have shared with you before or earlier, yung common na lies na sinasabi ng mga lalaki or mga afam sa dating sites. And I think this is very important, yung point 2 ko, which is the marital status. At i-share ko lang sa inyo yung naging karanasan ko. So pinaka-primerong afam, pinaka-unang afam ko talaga, yes, seryoso talaga yung relationship na yon. And although I believe na seryoso siya sa intention sa akin, na nafe-feel ko naman yun, with everything that happened to us, I think he somehow proved to me na seryoso talaga siya, na malinis yung intention niya sa akin. But ito yung nangyari. Sa dating site kasi, ang sinabi niya doon is divorce na siya. Pero yung totoo pala is legally separated lang sila that time. So meaning to say, hindi pa na-finalized, parang nasa stage pa lang sila na ma-apply ng divorce, something like that. I'm not very familiar sa procedure. Pero, yun nga, ano pa talaga siya? Kumbaga, may sabit pa siya. So, ano nangyari? So, I was led to believe na wala, divorce na siya. So, parang he can legally marry anytime, ganyan. So, seryoso talaga yung relasyon namin. Alam ko nang pinuntahan niya ako sa Pinas, ako lang yung pinuntahan niya. So, alam ko na walang iba at alam ko na malinis yung intention niya sa akin. Kasi to the point pa nga na tinetest niya ako kung seryoso ba ako. Siguro hindi naman siya magsayang ng panahon na mag-test sa akin. At hindi naman siya magsayang ng pera considering na hindi naman siya mayaman. So, ayun. Anong nangyari? After few months na nagkita kami dito sa Pinas, na lalamig na yung relasyon namin, I was wondering why, and then it turned out, later on, I found out, kasi inanatulaga ko siya, gipugusta ko siya ba, I forced him to tell me the truth, na ano ba talaga yung nangyari, ba't parang nag-iba ka na. So then, tinapat niya ako na, ayun pala, yung ex-wife niya, ex kasi, nagkahiwalay na talaga sila. Yung ex niya is sa Australia na nakatira. Tapos, bumalik daw dun sa, taga UK kasi siya eh. Bumalik daw sa UK. So, ang nangyari daw is, nagkabalikan sila for some reason. So, mahirap daw sa kanya na maghiwalay sila, na mag-divorced sila. Hindi ko na i-explain kung bakit and all. But, yun yung nangyari, nagkabalikan talaga sila. So, that is why it is very important na you will dig deeper or you will do your due diligence na mag-research kayo kung ano talaga yung tunay na status ng kinakausap niyo na afam or is yung naging karelasyon niyo. Kasi, masakit pag well-invested ka na, na-fall ka na sa kanya, napamahal mo na siya, tapos malalaman mo lang na may sabit pala siya, na hindi pa pala siya divorced, na although yun yung intention niya, sabi niya na I think they were on the final stage na ata para sa divorce nila something, pero yun nga, mas pinili na yung nalang niya na magkabalikan sila for some reasons, and he's got his reasons, although eventually dahil nga sabi niya sa akin mas mabigat pa rin daw ako. Malaki kasi ako eh. Joke lang. Parang over the years kahit na nagsasama ulit sila ng kanyang asawa, ako pa rin yung nilalaman ng puso niya. Charing! Charis. So ayun, nagkabalikan kami, naghiwalay talaga, as in naghiwalay sila ulit sa asawa niya until nagka-divorce talaga sila just because of me. Char. So, ayun, nagkabalikan na kami ulit. But then sadly, it didn't work out. Well, not sadly, but I think it's fate, you know. Hindi talaga kami para sa isa't isa. So, ayun, nagkabalikan kami but maraming issues. So, nagkahiwalay din kami. Pero siya yun talaga yung pinaka-special na tao sa one of, parang siya, kumbaga yung mas may malaking ano sa akin ba, may malaking impact sa pagkatao ko. Kasi marami siyang
marami ako natutunan sa kanya kumbaga when it comes to relationship and life. So, yun lang yung maipapayo ko sa inyo na do your due diligence. Be cautious. Alamin kung ano ba talaga yung totoo. But then, you know, for me, wala naman akong pinagsisihan noon kasi I always believe that everything happens for a reason, you know. It might not be a pleasant, so pleasant experience for you. But then, wala akong pinagsisihan kasi it might not be successful. You might see it as a failure. People might see it as a failure. But then, for me, it's not because kahit somehow, may mga lessons naman ako na natutunan, kumbaga. It made me grow as a person and it made me who I am today. So, those are the things that I am thankful for. So, I don't live my life with regrets with everything that happened. So, yan lang, nasaktan man ako. Yet, those things are the things that made me stronger, kumbaga. So, that made me, or that prepared me for the next, ano, for the next relationship na, ano, sa hinaharap, sa future. So, yan lang. That's how you take life. That's how you take, you know, mga pagsubok sa buhay, pagsubok sa pag-ibig, char. So, again, I hope you learned something from me. And good luck everyone with your searches, with your relationships, and with your marriage. Bye-bye!